Hello guys, welcome uli sa ating channel. Ito na naman ang inyong Kuya Wilfredo Montilla para magbahagi ng panibagong kaalaman. So ang kaalamang ibabahagi ko ngayon guys, no, itong roofing installation labor cost. So installation lang po ito ng yero. Hindi po kasama yung trusses, purlins, yung pong pag-install lang po ng metal roof. No? So yung magiging basihan natin guys, no, yung previous video ko nung last month, no, na ang sukat niya is 9 meters by 4.5 meters, no. Yun yung gagamitin ko rito. Pakipanood nyo na rin po pala yung video yon, may matututunan din po kayo sa video yon, no. So bago ko pala umpisahan itong video ito, i-shoutout ko muna pala itong mga ka-earthquake engineering ko nung college, no. At hanggang ngayon na grupo pa rin kami. Sina paring Lawrence Samson, Ricky Nocension, Ricky Alfonso, Sani Balatbat, paring Bong Gabriel, so John Capunian. Yung presidente namin na pinakagwapo, no, si retired police officer Fernando Lansangan. Yan yung pinakapresidente namin sa engineering noon, no. So yung mga hindi po nabanggit, pasensya na po, ang dami po kasi natin, no. So ilan-ilan lang po yung nabanggit ko. So sa susunod na po kayo, doon ko babanggitin. Okay, so bali umpisahan na po natin, no, yung calculation natin. So yung pinagbasihan ko po dito sa productivity rate of installation of metal roof. Ito pong Philippine Construction Workers Productivity Rate, no. So ma-search niyo po online ito. So bali ang value po ng productivity rate installation of metal roof ko, bali 0.97 man-hour per square meter. So kayan po yung reason bakit kinompute ko po yung area ng bubong, no. So yung roof area natin is equal to 4.5 meters times 9 meters times 2 kasi meron pa po sa kabila, no, dos agua yan, no. So yung roof area natin is equal to 81 square meter. So ayun po yung bububungan natin, no. I-installan ng yero. So yung total man-hour para ma-compute yan, ang formula, total area times productivity rate pala. So yung total man-hour is equal to 81 square meter, eto na yan, times 0.97 man-hour per square meter, eto po yon, is equal to 78.57 man-hour. O sabihin na natin 79 man-hour, no? So yung 79 total man-hour na yan, magagamit po yan para malaman natin kung ilang days yung trabaho o yung duration ng activity. So, importante po yan guys, no? Yun ang susunod na kukomputin natin, yung man-hour. Okay, so next, yung skilled carpenter po natin pala, 8 man-hour per day yan. Yung helper natin, 8 man-hour per day din po yan. So, since dalawa sila, ito total natin yung dalawa, 16 man-hour per day yung dalawa. Ngayon, yung duration ng activity, ito na po yung sinasabi kong importante, no, kung ilang araw yung trabaho, yung installation, no. Ang formula, so ito na yon. 79 man-hour divided by 16 man-hour per day. So ayun yon, ito na yung pin-divide ko, no. So yung number of days, kung ilang araw gagawin ito, 4.94, o sabihin na natin 5 araw. So bakit dalawa sila? Eh hindi naman po pwedeng ito lang magdadala, no. Eh ayun, no. May kasama siya dapat, no. So partner 'yan. So yung carpenter rate natin dito sa Pilipinas, no, halos ganito ang presyo niya, pwedeng bumaba ng konti o tumaas ng konti diyan, 600 pesos per day, no. So yung helper na sample natin is 400 pesos per day, ganun din 'yan. So, pwedeng tumaas, bumaba. Depende sa lugar po, no? Diba, ang total po niyan, yung dalawang, pag in-add dyan, 1,000 per day. O, 1,000 bawat araw, no? So, ang labor cost, mako-compute na po natin, 1,000 na per day, times 5 days, dahil 5 araw gagawin. Ang labor cost po natin is equal to 5,000 pesos. Ayun, kailangan meron ka palang 5,000 pesos, para ma-install yung bahay na yung yero natin, no. So ayun yun.
So, sa ganong sukat, no, na 9 meters by 4.5 meters. So, ganon yun. Okay, so kung nagustuhan nyo po itong video ko, pakipindot lang po yung subscribe tsaka notification bell sa baba para ma-notify kayo sa mga next video ko. At pakishare na rin po kung makakatulong itong video ko. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.